Hi guys! Yes, after a year of my operation, ngayon ko lang in-upload tong videos na to. So, sa mga di nakakaalam, last 2018, na-diagnose ako with hyperthyroidism. Hyperthyroidism happens when the thyroid gland makes too much thyroid hormone. So guys, iwas-iwas muna sa mga maaalat na pagkain if you don't want to have hyperthyroidism. Ito pala yung reseta ng doctor ko from 2018 up to 2020 nung pandemic. I just want to share yung thyroid ultrasound ko nung 2018 and 2022. As you can see here before the operation, super laki na talaga nung cyst. Kabado na talaga ako sa video na yan, pero syempre, smell lang. Ang kasama ko nun sa room ay si mama lang since isa lang ang pwedeng magbantay per patient at that time. Dito, nasaksakan na ako ng dextro, so masakit siyang slight. Nung time na yan, naghihintay na lang ako ng mga nurses na magdadala sa akin sa operating room. And ang kasama ko dyan sa room ay yung kapatid ko since si mama ay nag-aasikaso ng iba't ibang requirements para sa PhilHealth, sa HR requirements, and all the stuff. I am very grateful din sa mga friends ko na nag-help kay mama sa mga requirements. Thank you guys! I love you all! Mwah! Sobrang bilis na ng tibok ng puso ko nung mga time na to kasi malapit na tayo sa hiwaan moments. Oh my God! Ayun guys, papasok na tayo sa operating room. Sila mama nasa waiting area habang ako hinihiwaan na ng liit sa loob. Actually, hindi ko na talaga alam yung nangyayari sa loob dahil tulog ako nung time na yan. Ayan, may video pala sila sa akin paglabas ko ng operating room. Sobrang sama nung pakiramdam ko dyan. Pagising ko, nakuha ko pa talaga mag-video kahit nakakahiwa lang ng leeg ko. Hi guys, this is my day to sa hospital. And nahihirapan pa din akong lumunok. Hindi pa din naalis tong bandage sa aking neck. But I hope soon all will be fine. But guys, I just remember na akong boses. Kahit na medyo paos. Guys, today madi-discharge na ako sa hospital. And sa bahay na lang mag-rest. Bye-bye! Finally guys, nasa bahay na ako and nag-rest ako for 1 month. Hindi talaga ako nag-work muna. Sa mga gustong makita nung nahiwa ko sa leg, ito siya. Tapos ayan, pakanta-kanta na lang ako after. Ito yung time na wala na talaga yung tahi ko sa leg. So ayan, naghihilom na din siya. 1 eternity later. Dito guys, hindi na masyadong halata yung peklat ko sa leeg kasi gumagamit akong Scatchobex. After that, na-realize ko na kailangan maging makabuluhan yung second life na binigay sa akin ni God. So I decided to learn new things and do it. Naging real estate agent ako and then naging licensed financial advisor din ako. I always thank God sa mga opportunities and blessings na lagi niyang binibigay sa akin. I'm also very thankful sa mga taong nakapaligid sa akin na napaka-supportive sa mga bagay na ginagawa ko sa life. Sa lahat ng taong nagmamahal sa akin, I love you all guys and thank you for coming into my life. Bye guys! Thanks for watching!